Mapagpalang araw mga kataba. Yan, sa dami ng activities ng mga senior high mga kataba bukod sa gala night. Bago sila magkaroon ng gala night, marami na silang ginagawa tulad ng pag-attend nila sa TRP, yung Tarlac Recreational Park mga kataba. Yan, unti-unti na silang nagkakaroon ng maraming activities mga kataba. Sabi ko nga nung anak ko, sobrang busy nila. At hindi naman daw niya alam bakit yung iba naglakad. Hindi naman daw masyadong mahirap ang sasakyan. Pero yung iba mga kataba, meron silang mga service. Siguro hindi na rin naiinip yung mga bata na maglakad. Kasi nga pwede naman na magkwentuhan habang naglalakad. At presko naman, maraming mga nakikita sa paligid. Sabi nung anak ko, mahangin. Kasi sabi ko, anak mag-video ka ng kaunti. Eh kaso sabi ko, bakit medyo magalaw? Eh kasi nga daw sobrang hangin mga kataba. Makikita mo naman yung mga bakanting lote na hindi ka nga basta maiinip. Kasi base doon sa mga napapakinggan ko, nagkukwentuhan sila, nag-aasaran. Kaya nga hindi ka maiinip mga kataba, kaya mas ginusto siguro nung iba na maglakad na rin. Tignan nyo naman yung area nung recreational park na yan mga kataba, sa dami ng school na umattend. No? Marami daw sila dyan eh, kasi maraming mga activities, maraming mga more on sports ang gagawin nila dyan mga kataba. At marami na rin namang mga activities na ginagawa yung Tarlac dyan sa area na yan. Sobrang dami ng mga na-improve sa Tarlac na mga pasyalan at maraming pwedeng pagkalibangan. Bukod na hindi lang naman basta mga sports activities ang pwedeng gawin dyan mga kataba. Marami nang pinagdarausan niya ng mga ibang bagay. O bukod pa dyan sa mga umatenda mga iba't ibang school. Kasi parang may competition daw dyan mga kataba. Na yung iba naman nagkakaroon sila ng camaraderie. Yung pagsasama-sama ng ibang school, pagkakakilala nila. Nagiging close din yung iba dyan mga kataba, nagkakaroon sila ng ibang friends na hindi lang sila basta umattend sa mga ganyan. Hindi lang naman basta competition yan eh. Magkakaroon ka ng sportsmanship. Marami kang matututunan bukod sa pagiging senior high mga kataba. Tignan nyo naman, may kanya-kanyang representative, mga color ng uniform ng school. Ganyan yung nangyari dyan mga kataba. At yun namang anak ko eh talagang active na nag-enjoy din naman siya kahit may kasamang pagod. Kasi part naman yun mga kataba, yung enjoyment at saka yung experience na makakita ka ng mga bagay na dapat mong maranasan. Yung mga iba't ibang klase ng sports na pinaglalabanan ng eskwela. Bukod sa mga academics. Yan, naglalakad naman sila, pabalik na rin halos mga kataba. Yung binabanggit ko na yung paglalakad, ginawa na nilang exercise. Na hindi sila basta-basta maiinip kasi nga kasama nila yung mga friends nila, mga kaklase. Yan, parang yung ano na eh, wala na talagang mga service niyan. Unless na meron ka talagang sariling sasakyan mga kataba. At siguro naisip na rin nila na hindi naman ganun katagal para naman makarating sila doon sa maraming sakayan. Kasi yung papasok dyan medyo ano na eh, wala ng service, wala ng mga nagbibiyahe na papunta sa loob o papunta rin naman sa labas. Kaya nga malaking tulong pag may service. Pero kung sanay ka nang maglakad, kaya nga lagi kong sinasabi sa anak ko pag nagre-reklamo na naglalakad. Pasalamat ka, nung araw nga kami, ang nilalakad namin na nakachinelas lang kami mula sa school ilang kilometro. Tapos nagre-reklamo mo kayo, napagod kayong maglakad. Tumatawa yung anak ko pag gano'n ang sinasabi ko mga kataba. O yan, tignan nyo naman yon. Yung mga ganyang senaryo na ang sa dami ng school mga kataba, mai-excite ka rin na ang dami mong na-experience, ang dami mong natututunan na hindi lang naman basta nagpapakyut yung mga bata dyan eh. Nagkakaroon sila ng way para makilala yung isa't isa, magkaroon sila ng mga bagay na dapat nilang matutunan sa mga pag-attend sa mga ganyan. Hindi lang basta nasa school ka, yung nagiging malawak yung buhay ng mga estudyante mga kataba. Kaya nga sabi ko, nag-enjoy yung anak ko at maraming salamat din sa mga bagay na dapat niyang matutunan.